Okay guys, welcome po ulit sa aking YouTube channel. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-disinfect ng dining table. Ang dining table po kasi ay siyang importante din sa kitchen natin. Na kung saan, dito tayo kumakain ng agahan, tanghalian, hapunan, merienda, o kahit anuman. Umuupo tayo, nagkikwentuhan ng buong pamilya. So, hindi natin nalalaman na yung kinakainan natin o yung table, ang table ay mayroong bakterya. So, mas magandang para maging safe tayo sa kaanumang bakterya, ay kailangan natin itong punasan. Mayroon tayong paraan kung paano mag-disinfect ng ating dining table. May papakita ko sa inyo ang mga gamit at kagamitan sa pag-disinfect ng dining table natin. Okay, ngayon ipapakita ko naman sa inyo kung anong mga gamit natin o kagamitan sa pag-disinfect ng ating dining table para mawala yung bakterya o mapatay yung bakterya. Ang mga kakailanganin natin ay basahan, tabo. Mamaya lalagyan natin ito ng tubig. Siyempre, kailangan natin ng tabo at saka tubig. Alternatibo ng tabo, kung wala kayong tabo or ayaw niyong gumamit ng tabo, ay pwede kayong gumamit ng dito, yung pang spray. Ito. Alam niyo yung nabibili yung pag kayo'y nagpa-plancha, yan, na nilalagyan niyo ng tubig, yun, pwede niyo itong gamitin sa pag-disinfect ng inyong dining table. At ang pinaka-importante na ating sangkap, ang mga gamit pala ay ito, itong Clorox na ito. Ang Clorox kasi ay talagang pang-disinfect siya ng ng mga surfaces. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ito. Merong bleach, yung natural lang siya, yung original. Tapos ito naman ay orange na scent. Kung ayaw niyong masyadong matapang yung amoy, ito, meron siyang orange scent. Ang Clorox po kasi ay pang talaga siya, pang linis at saka yung pang disinfect. Tapos, Kills for Germs pa, ito. At sa likod nito, maraming disinfectant na nakikita natin sa mga supermarket, sa grocery. Pero, ito yung talaga yung naisip kong magandang ipang panglinis. Kasi alam nyo kung bakit. Sa likod ng level, may mga nakasulat dyan. May mga nakasulat. Kung anong mga virus, ang pwedeng paggamitan nito, na pwedeng mapatay ang mga virus gamit nitong Clorox na ito. Nandito, may nakalagay dito ay influenza or H1N1, influenza H2, flu virus. Tapos meron din dito avian influenza type A, bird flu virus, hepatitis B, rhinovirus, rotavirus is causes severe diarrhea. Tapos meron din rubella virus is German measles virus. Tapos meron din HIV-1 or AIDS virus. Tapos yung mga bacteria, fungus. Kung mapapansin nyo, kung nakita nyo sa display ng supermarkets or grocery, ang Clorox, tingnan nyo sa likod. Tingnan nyo yung likod nun. Mayroong nakalagay nun na klase ng virus, fungus, bacteria. Yun, maganda yun siya. Kaya itong kinuha ko talaga pang disinfect. So, mamaya-maya lamang ay ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin paghaluin yung tubig at saka yung Clorox at yun, ipandinis na natin. Okay? Diyan lamang po kayo. So ito,
ito na lang yung gagamitin ko instead na yung tabo. Instead nitong tabo, ito yung gagamitin ko. Kasi ito pang space for ito talaga. Ngayon nilagyan ko siya ng water. Nilagay ko sa half-half water. Ito. Ngayon lalagyan ko siya. Paghaluin ko ng Clorox sa tubig. Hindi pwedeng pag mag-disinfect, kailangan may halong tubig. Huwag yung puro. Ganun ang pag-disinfect mo. Guys, huwag niyong gagamitin ang Clorox na bleach. Bleach ba yun? Basta huwag niyong gamitin yung Clorox sa makulay na damit. Kasi pag once tinamaan ng Clorox, ang damit na makulay ay magiging puti siya. Mawawala yung kulay nun. So, ito na yun siya. Ito na yun. Half water at saka half Clorox para mas epektibo mapatay yung bakterya. Hindi man siya totaling mapatay yung bakterya, at least napatay ng konti. Ganun. Okay? So, maya-maya lang ay maglilinis na tayo ng table. Papunasan na natin yung table. Okay? Okay. So, ito na yun. Ito yun ang pang-spray natin. Ang pang-disinfect natin ng table. Ito ang ginamit ko kasi mayroon siyang control. Itong maliit na to. Ayan. Yung maliit na yan. Yan. May adjustment to. So, depende sa inyo kung gusto nyo ng malaking pag-spray. Ganito. Yan. Paglabas ng liquid, dito nyo kukontrolin. Mahina or malakas ang paglabas ng ang pag-spray ninyo. So, ngayon, gagawin na natin. Mag-disinfect na tayo. Papakita ko sa kung paano disinfect. Isang paraan ng pag-disinfect ay ganito. Isprihan mo muna. Okay. Patagalin muna natin ng ilang seconds. And then, punasan natin ng basahan. Napakasdali. Napakasimple lang. Ganito. Okay. Spread ulit. Medyo ingat-ingat lang tayo. Kasi kung sino man yung may allergy, rhinitis dyan na ayaw sa masasamang amoy at sumasakit yung ulo, ay kailangang magtakip ng ilong. Kasi yung Clorox matapang. Baka hindi nyo kayanin. So, kailangan nyo mag face mask o takpan nyo yung ilong nyo kapag kayo mag-disinfect. At isa pa po palang paraan ng pag-disinfect ay kung gusto nyo mag-gloves. Ako hindi na ako mag-gloves muna kasi mas maganda yung mga ganito. Nahuhugasan at napapatay naman yung bacteria virus sa kamay. At saka hindi naman siya yung Clorox kasi may half water naman akong nilagay. Kaya tama lang, balance yung pagtimpla ng Clorox. Yan. At yan. Ito pa. Sa panahon ngayon na mayroon tayong pandemic tungang COVID-19, kailangan talaga i-disinfect yung yung mga surface katulad nitong dining table. Ganun din pwede ding i-disinfect yung chairs, yung doorknobs. Yun. Okay, ganito lang, napakadali lang. Gamit ang Clorox. At isa pang paraan na ituturo ko sa inyo maliban dito sa spray
is tong spray ay yung tabo naman. Sige, so tapos na tayo. Ayan, malinis na siya. Medyo basa-basa pa to ah. So bago niyong gamitin o may ilalapag kayo, o anumang ilapag nyo ay, antayin nyo munang medyo mag-dry ng konti. Kasi Clorox yun eh. May content yun. Okay? Ang isa pang paraan sa pag-desinfect o pagpunas ng dining table ay itong tabo at itong basahan. Gamit ang tabo, basahan na may Clorox. Ito may tubig na to. Nilagyan ko ng tubig at tinimpla ko na rin siya na may Clorox. Pasok lang natin dito. Tigain. Tigain lang. At ipunas. So, di ba napakadali lang? Ganyan. Hindi man 100% na mapatay yung bacteria or yung germs, at least 99.9%. O, di ba? Malaking kawalan na yun sa mga virus at saka bacteria. Yun na, natapos na ang yung ating pag-desinfect ng dining table. Na, at pinakita ko sa inyo yung mga kagamitan sa pag-desinfect. Napakadali lang, di ba? O, hindi man 100% na namatay yung virus or bacteria, at least 99.9% naman siya. Diba, malaking tulong na yun sa atin para maging safe yung ating health. O, ngayon, dito na po magtatapos ang aking pag-vlog about sa pag-disinfect ng dining table. Gamit ang Clorox. Bye! Please watch and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. God bless. Ay, salamat po sa nag-sponsor ng aking antaw dito. Tripod at saka itong Sprite. Maraming salamat sa inyo. God bless. Pagbalain kayo ng may kapal sa inyong malaking tulong sa aking pagbablog. Maraming salamat.